is the real Mr. Right. My 18th rose! Paulit-ulit na usal ni Leia sa sarili habang hinihintay na lumantad sa kanyang harapan ang lalaking mag-aabot ng 18 rosas. She was 18 and it was her debut celebration na ginanap sa Grand Ballroom ng Manila Hotel. She was stunning kung mayroon mang panauhin naghangad na masapawan siya ng gabing iyon ay hindi ito nagtagumpay. Likha ni Ben Ferrales ang kanyang tatlong gowns na isunuot. Pula, puti, at pink ang mga yun na salit-salitang isinuot ni Leia during the celebration. Philippine niya na ang motif niyon. Ang kanyang mga panauhin ay nagmula sa Buena Familias. Mga classmate niya sa high school at college ang bumubuo ng kanyang cotillion. Malalapit na kaibigan at kamag-anak ang kasali sa kanyang 18 candles. Close friends at sweeters naman ang bumubuo ng 18 roses. Ang panghuling rose na mag-aali sa kanya ang pinaka-inihintay ni Leia ng mga sandaling yun, ang greatest crush na si Ken. Pinuno ng palakpakan ang bulwagan nang mula sa backstage ay lumantad ang anino ng lalaking may tangan ng 18th rose. Tila hinahabol sa bilis ang pagtibok ng kanyang puso nang maaninag ang matangkad na figura sa likod ng nakatabing na kortina. Nang hawiin ito ang kortina ay lalong lumakas ang palakpakan ng mga panauhin. Sa wakas ay nalantad sa harap ni Leia ang lalaking yun. Yumukod dito bago iniabot sa kanya ang panghuling rosas at gayon na lamang ang pagkadismaya na matantong hindi si Kent ang lalaki. "What are you doing here?" Pasimple niyang tanong. Imbes na matuwa ay napasimangot pa siya. "This is not the right time to argue." Nakangiti pa rin sagot na lalaki. "Kent is sick and I'm his proxy." Pagkasabi niyon ay maingat na siyang inalalayang makatayo. Ikiniya siya nito sa dance floor at isinayaw. She didn't want to distract her own party, kaya labag man sa loob na makipagsayaw, ay napilitan na rin siyang sumunod. Ang ungranding celebration ni Leia ay pinapapangit ng pagdating ni Frank, Kent's younger brother. "You've just ruined my party!" Nang kikigil sa inis niyang sabi. Hindi lang niya alam kung nahalata ng kanyang mga panauhin ang nadaramang iritasyon sa lalaki. Invited naman si Frank sa party, ngunit hindi niya isinama sa listahan ng kanyang 18 roses. She hated him like he was an enemy. Graceful sumayaw si Frank. Hawak-hawak ng lalaki ang kaliwang kamay niya at ang isang kamay nito ay nakasuporta sa kanyang likod. He was a good dancer. Marami ang napapalakpak kapag isineswing na ni Frank ang dalaga ng mabilis. Siya man ay hindi makapaniwala sa almost perfect steps nito. Samantalang, hindi naman sumasali ang lalaki sa rehearsals. Kung sa bagay, minsan nga pala ay nasabi sa kanya ng mama ni Frank na member ng isang dance group ang lalaki sa dating eskwelahan. Ang pinakamaganda sa lahat ay ang biglang pagbuhat ni Frank sa kanya. Pagkatapos ay bahagya siyang ipinahiga sa nakasuportang hita. At unti-unting inalapit ni Frank ang mukha hanggang sa halos may tagpo ang kanilang mga labi. Natigilan si Leia nang malanghap ang mabangong hininga ni Frank. Ang mga mata naman nito ay walang kakurap-kurap na nakatitig sa kanya. The music stopped, subalit ganun pa rin ang kanilang posisyon. Naka-bend backward ang kanyang katawan na nasusuportahan lamang ng mga hita at isang kamay ng lalaki. At mukhang wala pang balak na hilahin siyang patayo. "Ano ba?" Gigil niyang bulong. "Nangangawit na ako. Gusto mo bang magkaroon ng spinal cord injury?"
Natatawang inalalayan na si Leia ni Frank upang makatayo. Pagkatapos ay inakbayan habang nakaharap sa pumapalakpak ng mga bisita. They look perfect together, narinig pa niyang sabi ng isang panauhin. Sukat sa narinig ay mabilis na dumistansya si Leia mula kay Frank na tila may sakit na nakakahawa. She gave her audience a timid smile habang si Frank ay tila masaya at confident pang nagbaw sa mga ito. Pagkatapos yun, ay lumapit sa kanya at walang sabi-sabing hinagkan siya nang matunog sa pisngi. Gulat na nasampal ng dalaga sa pisngi si Frank at pagkatapos ay inihagis ang 18 truths na ibinigay nito. Subalit, hindi man lamang nabura ang ngiti sa mga labi ni Frank. Hawak-hawak ang rose na nagawa pa rin magbaw muli ng lalaki sa mga bisita. Happy birthday, Leia! Malakas pang sabi sa tapat ng mikropono. Let's give another round of applause to the girl who is now a lady. Ipinahiya mo naman si Frank. May hinahong sermon ng mama ni Leia na si Carmen kinabukasan, habang isa-isa niyang binubuksan ang mga natanggap na regalo. He deserved it! Inis pa rin niyang sabi. Ramdam pa sana ng dalaga ang excitement hanggang sa mga sandaling yun kung hindi sumulpot sa kanyang 18 roses ang mokong si Frank, na eventually ay nagpasira sa kanyang party. I told you may sakit si Ken! Paliwanag ng mama niya. Nung huling nakita ko yun ay malakas pa yon sa kalabaw ah. Hindi kumbinsidong tanong niya. Bakit bigla na lang yatang nagkasakit? Naulanan daw pag uwi sa kanila. Sabat naman ng kanyang papa na si Antonio na tumabi sa kanya sa sofa. Nahalata ni Leia na kulang pa sa pahinga ang ama dahil nag-asikaso rin sa mga bisita kagabi. May katabaan kasi ang papa niya, kaya madaling mapagod. Idagdag pang first dance niya ang ama kagabi. Ano bang ayaw mo kay Frank? Anang mama niya. Isa rin naman siyang Bernales. He's nobody compared with Kent. Nakasimangat niyang sagot. Masyado siyang presko at babaero. Mr. Don't Wanna Commit. Unlike Kent na Mr. Wonderful, Kent is the good one, and Frank is the black sheep. Ang buhay ni Kent ay nakasentro sa trabaho at sa pagpaplano ng magandang future, while Frank is too busy with his girls. Gagraduate na si Frank this year ah, her father reminded her. Kung nakasentro sa babae ang isip niya, hindi siya makakapagtapos ng college. If I know, binayaran lang ni Tita Sofia ang school na pinapasukan niya. Paingos na sabi ni Leia na ang tinutukoy ay ang mama ni Frank. Dahil kung hindi gagawin yun ni Tita Sofia, I'm sure na noon pa siya tinawag na LaSalle kick out. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan kay Frank. Napailing na sabi ng mama niya. Tingin mo kasi ay easygoing na tao ito at walang ambisyon. Palibhasa palaging nakangiti na parang hindi nagkakaproblema. Unlike Kent na masyadong seryoso sa buhay. I can see naman na responsableng lalaki rin si Frank. That's right. Sang-ayon ng kanyang papa. Kung magkaka-boyfriend ako, gusto ko ay katulad ni Kent. Napangiti na niyang sabi. Pag niligawan niya ako, sasagutin ko kaagad siya. Napatingin kay Leia ang papa niya. You're too young for that matter, baby. You guys had promised na pwede na akong mag-entertain ng sweeters the moment I turned 18. Pagpapaalala niya. And I am 18 now. Don't tell me nasisirain niyo ang promise niyo sa akin. Alright, alright. Anong papa niya sabi taas ng mga kamay. Entertaining sweeters is fine with us. Huwag ka lang mag-aasawa ka agad. Deal! Ani Leia na kumindat pa. Isang malaking kahon ang kanyang binuksan.
Napasigaw siya nang mula roon ay tumalon ang isang puting kuting. Oh my God! Nanlalaki ang mga matang saan niya at agad na dumistan siya sa pusa. I hate pets! Sino bang nagregalo sa akin yan? Kaya pala may maniliit na butas sa paligid ng kahong yun. Living thing pala ang laman yun. Hindi pa nababasa ni Leah kung kanino nang galing ang regalong iyon nang buksan ang mama na niya ang kumuha ng card na nakadikit sa gift wrapper. It's from Frank! Napangiting anunsyo nito. See? Kung gaano kabastos ang lalaki yun. Nakapamiwang niyang sabi. He knows that I hate pets. Gusto lang talaga niya akong asarin. Kung paano nagsimula ang hatred kay Frank ay hindi na matandaan ni Leah. Basta sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha nito ay agad na umaakyat ang kanyang dugo sa ulo. Marahil ay dahil alam niyang likas na playboy ang lalaki. Madalas pa nga niyang makita si Frank na iba-iba ang kasamang babae. Bolero at manuloko ng mga babae ang tingin niya sa lalaki. Isang halimbawa na nga ang regalo nitong pusa. Palibhasa, alam ni Frank na ayaw ng dalaga na mag-alaga ng kahit anong hayop. Hindi nga lang mapagbawalan ni Leah na pumunta si Frank sa kanila dahil magkasosyo ang kani-kanilang parents sa isa sa mga negosyo nila. Best friend din ng papa niya ang papa nito. Nang malamang nang galing kay Frank ang puting-kuting, ay kaagad niyang tinawagan ang lalaki sa bahay. Nasa isang subdivision sa Makati sila nakatira at malapit lang ang bahay sa kanila. Walang alinlangang sabi ni Leah nang maulinigan ang tinig ni Frank sa kabilang ninya. Did you like my gift? Go to hell! Tiyak niyang nairita ang lalaki sa lakas ng boses niya. Marahil ay inalayo kaagad nito ang telepono sa tenga. I gave you that so you will always remember me. Anitong hindi man nakikita ang mukha ay alam niyang nakangiti. Remember yourself! Naiinis pa rin niyang sabi. The best! Ikaw ang bahala. Malakas na ibinagsak ni Leah ang telepono sa katangan. Tingnan ko lang kung hindi ka mabingi. Pagkatapos ay nagngit-ngit pa rin sa inis na sumalakpak siya ng upo sa couch. Mataman niyang pinagmasdan ang puting-kuting na naroroon sa kabilang couch na noon ay mukhang sa kanya rin nakatingin. Anong itinitingin-tingin mo riyan, ha? Mataray niyang tanong sa kuting na para pang isang taong nakakaintindi. Meow! Sagot naman ito. Meow yourself! You and Frank must go together! Para hindi nagaanong makonsumi sa presensya ng bubuntot-buntot na kuting, ay minabuti ni Leah na isama ito palabas ng bahay upang iligaw. At least, hindi siya gaano makukonsensya kapag may nangyaring masama sa kuting dahil hindi na yon makikita pa. Leah! Nandito na ang pusa mo! Sigaw ng kanyang Yaya Merced mula sa labas ng silid makaraan ang isang oras. Napahango siya at nadismaya na makitang karga-karga ng kanyang yaya ang kuting. San mo nakita yan, yaya? Inis niyang tanong sa magugaliting yaya. Sa Don Pablo Street. Nakangiting sagot nito. Muntik na nga masagasaan eh. Mabuti na lamang at galing ako ng palengke. Nakasakay ako sa tricycle nang makita ko siya. Hindi niyo na sana pinulot ang pusang yan. Nakasimangot niyang sabi. Kawawa naman. Anang yaya niya na hinihimas-himas pa ang kuting sa ulo niya. Pwes, alagaan niyong mag-isa niyo. Dahil regalo yun ni Frank, Franz ang ipinangalan ni Yaya Merced sa kuting. Si Franz na dati ay kinainisan niya. Sa katagalan,
ay naging body na niya. Puputulin ko po muna ang istoryang Who is the Real Mr. Right? At abangan niyo po ang Kabanata 1.